Ang ating bansa ay humaharap sa tatlong mabibigat na suliranin sa ngayon. Una, problema sa kalusugan sanhi ng malawakang pandemya ng COVID-19. Pangalawa, kawalan ng trabaho ng mamamayang Pilipino at kahinaan ng ating law enforcement. Pangatlo, iba't ibang pagtatangi ng lahi o diskriminasyon sanhi ng bulok na sistema ng ating gobyerno. Ang mga dambuhalang problemang ito ay nakakabahala lalo na sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Paano kung wala na tayong bukas? Paano kung wala na tayong panahon upang baguhin ang ating kinasasadlakang sistema na para lamang sa iilan? Mas marami pa tayong kahaharaping matitinding pagsubok kapag hindi tayo mag-isip. Ang lahat ng problemang ito ay sanhi ng maling sistema ng ating gobyerno. Hanggang kailan natin pananatilihin ang bulok na sistemang ito? Oras na po. Sabay nating tanawin at abutin ang pagbubukas ng bukang liwayway sa paraan ng pagbabago ng ating sistema sa ating bansa. All of these are systemic problems of our government. And now, I am here fighting for systemic solution. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos at ipinagmamalaki ko na ako'y kaisa ninyo sa patuloy na pagsusulong ng federalismo upang maihain ko sa inyo ang aking sarili kasama ang aking advokasya tulad ng pagkakaroon ng Federal Jobs Guarantee. To quash historical injustice, debunk racial discrimination, Medicare for all, right education for all, at marami pang iba. Tayo ay mga malay Pilipino na dapat natin ipagbunyi at ipagmalaki sa buong mundo. Ito ay legasya na dala sa atin ng ating mga ninuno. Sama-sama tayo sa pagpapatupad ng bagong sistema upang maibalik ang antas ng ating inang bayan. Maiangat ang buhay ng bawat malay Pilipino sa bansa. Kapitbisig tayong tatayo at labanan ang mga korap na opisyal sa ating gobyerno. Higit na ipinagmamalaki ko ang aking sarili sa ngalan ng aking Katipunan Party, ako po'y patuloy na maninindigan at dalhin sa Senado ang pagbabago ng sistema ng ating bansa. Panahon na, dalhin natin ang samahang ito sa pagboto natin sa tamang mga leader ng ating bansa. Umpisahan na natin ito. Tayo na sa butuhan. Andito ako, humihiling ng inyong sagradong boto para sa May 9, 2022. Ito po ang inyong lingkod, Marieta Maharanee Mindalano-Adam, number 46 sa inyong balota.